Welcome sa Invested. So today, i-discuss natin ang company Nickel Asia Corporation. Ano yung mga nakita kong positive and negative sa company? And also, no, ano yung forecast ng mga analysts sa company in the long run? I guess, kung bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakakasubscribe and first time mo itong makita ang ating channel, so please subscribe kasi para maging updated ka sa mga bagong videos na lalabas dito sa ating channel. And also, huwag mong kakalimutan guys na i-like itong ating video. And also, yung focus itong ating channel ay para makatulong sa mga nag-uumpisa pa lamang sa pag-i-invest sa ating merkado. Ano mag-invest gamit ang financials ng company. Okay guys, kung ready na kayo, let's start and see you on the other side. Okay, so welcome sa ating bagong screener. Kung titignan natin dito yung business summary ng company. Okay, so Nickel Asia Corporation is a producer of nickel ore. The company engaged in the business of mining of various kind of ore. So, in short, itong company ay nasa mining business and yung focus nila ay yung nickel ore. Now, kung titignan natin dito guys, yung kanilang price to intrinsic value, price versus intrinsic value, nakikita natin dito yung price ngayon ng company na tayo nire-review natin ito ay nasa 5.53 and yung valuations ko sa company, yung aking fair value ay nasa 3 pesos per share and sa COL ay nasa 4.49 pesos per share. No? So nakikita natin dito nasa overvalue ang company ngayon or nasa hold ang company. Okay, na kung titignan natin dito yung financial strength ng company, kung titignan natin yung moat nasa 6, management ay nasa 7, debt ng company ay nasa 10. So overall, nasa good company pa rin naman ito. Okay, and this is the news ng company. Na kung titignan natin dito ngayon yung kanilang CEO na si Mr. Martin Antonio Zamora. Okay, so nakikita natin dito no yung kanyang information ni Sir Martin Antonio Zamora. Okay, so kung titignan natin dito yung top shareholders ng company. So si Manuel B. Zamora ay meron 25.90%. Susundan ng Sumitomo Metal Mining Corporation na merong 19.10%. And susundan ni Philip T. Ang na meron 13.40%. And this is the rest of top shareholders ng company. Okay, and this is the revenue breakdown ng company. Nakikita natin dito in 2018, yung pinaka nagko-contribute sa kanila o yung pinakamalaking nagko-contribute ng revenue ay ang na mining na nasa 95.1%, susundan ng services na nasa 3.4%. And comparing to the 2019, yung kanilang mining ay nasa 94% bumaba. And yung kanilang services ay nasa 3.8%, so tumaas naman yun. And yung power nila tumaas ng 2.2%. Okay, so now, ano pa yung nakita nating advantage ngayon sa company? Kung isa-isahin natin, no? Okay, so unang-una, nakita nating advantage sa company, yung kanilang total revenue, no? Kung titignan natin total revenue ng company in 2015 ay nasa 15.4 billion pesos and in 2019 na nasa 17.9 billion pesos. So over the years talagang nag-grow yung kanilang revenue and also yung kanilang income but not significantly yung grow ng company no, sa kanilang net income. Kung titignan natin, in 2015 nasa 2 billion pesos yung kanilang net income and fast forward to 2019 na nasa 2.6 billion pesos. Okay, so isa pa nakitang advantage natin sa company, yung kanilang total assets versus total debt ng company. Kung titignan natin, sobrang laki ng difference, no? So that's a good sign and that's a positive sign na malaki yung kanilang total assets compared sa kanilang total debt. Okay? So meaning wala sila masyadong utang, no? And isa pang advantage na nakita natin ay yung kanilang free cash flow for the past 5 years. Ayan, nakikita natin dito, in 2015, yung kanilang free cash flow ay nasa 465 million pesos. And fast forward to 2019 na nasa 4.5 billion pesos na. Take note ha, 465 million pesos in 2015. In 2019, nasa 4.5 billion pesos. So, that's a high growth of free cash flow, no?
other highlights sa company nyo, kung titignan natin dito yung kanilang debt to earnings ratio, nakikita natin yung pinakamataas nilang debt to earnings ratio noong 2016 na nasa 2.3. So that's a positive side kasi remember, ang gusto natin makita sa company, yung kanilang debt to earnings ratio lang dapat ay below 3. Pero dito, nakikita natin nasa excellent yan, no? In 2019, yung kanilang debt to earnings na lang ay nasa 0.6. That's a very, very good, no? Now, isa pa nakita kong highlight sa company, yung kanilang revenue and income, no? Kung titignan natin dito, guys, yung projection ng mga analysts sa kanilang revenue and forecasted net income, nakikita natin, no? Sa revenue, wala masyadong pagbabago. Pero kung pupunta tayo dito sa net income ng company, no? Yung forecasted ng mga analysts in the end of 2022 ay nasa 5.5 billion pesos yung forecasted ng mga analyst. So kung titignan natin, i-compare natin yung annual, trailing 12 months, and forecasted, talaga nakikita natin na magsisignificant grow yung company net income. Now, so mahirap mag-rely sa forecasted kung wala tayong masyadong pinagbabasihan. So hanapin natin kung ano yung pinagbasihan ng mga analyst. Okay, so kung titignan natin dito guys, yung nickel outlook nila, no? Kasi so sabi dito, in the long term, nickel demand for electric vehicle or EV is expected to increase from the current level of about 100,000 tons to about 500,000 tons by 2025. The consensus is that the deficit will accelerate to an even faster pace beyond 2025, mainly due to the anticipated growth in the market shares of EVs from about 30% in 2025 to about 50% in 2030, leading the expectations of higher LME nickel price over the foreseeable future. Okay, so ito yung isa sa pinagbasihan ng mga analyst. Okay, so guys, take note, ito yung isa sa mga pinagbasihan ng mga analyst, no? And nakita natin yung forecasted net income ng company in the long run, talaga magsisignificant grow yung net income ng company. Okay? So alam niyo naman guys, no, na ngayon mainit-init talaga yung mga kampanyang electric vehicle, no. So yung Tesla, NIO and many more na pumapasok sa electric vehicle. Okay? Okay, now alam na natin, no, kung bakit ganito yung forecasted net income ng company. So tumako naman tayo sa current ratio naman ng company. Kung titignan natin dito, yung current ratio ng company ay nasa 1.92 in quarterly, annual ay nasa 2.22. Dito nakikita natin na walang liquidity problem ang company in the next coming year. So meaning lang nito, 1.92 times kaya nilang punan yung kanilang current liabilities gamit lamang yung kanilang current assets. Isa pa sa nakita nating advantage ng company ay yung kanilang debt to equity. Kung titignan natin, yung kanilang debt to equity ay nasa 10.59% and in annual ay nasa 9.94%. So nakikita natin na nandito tayo sa stage na gusto nating makita yung ganitong data, no? Nasa 40% pa ba yung kanilang debt to equity. So meaning, in every 1 peso na ginagamit ng company sa kanyang operation, 10.59% ng 1 peso ay financed by utang. So, sobrang baba lang, no? Now, dumako tayo sa margins na company. Isang nakita natin sa margins na company, no? Talagang sobrang laki ng kanilang margins. Kasi tignan natin dito yung gross margin ng company in 5 years, nasa 57, annual 56, trailing 12 months ay nasa 59.33%. So, talagang sobrang laki ng difference and sobrang laki ng kanilang margin. Now, kung titignan natin dito yung net profit margin ng company, that's a high and very good net profit margin. Kung titignan natin yung 5 years, nasa 21.57%. Annual 21.35, trailing 12 months, current data ay nasa 22.19%. So that's a very, very good net profit margin. So meaning nito, in every 1 peso na sales ng company or benta ng company, 22% ng 1 peso ay tubo na nila. Okay? And also, likewise sa kanilang operating margin. So meaning, 32.98% ay
nanggagaling sa operation mismo nila, no? Ayan. So ito ngayon yung highlights na company. Now, dumako naman tayo sa red flag ngayon ng company. Ano nga ba yung mga medyo tagilin ngayon sa company? Well, so unang-una, ang red flag ngayon sa company, syempre, ang company ay nasa overvalue. Kung titignan natin sa valuation ko and valuation ng COL, nasa overvalue ang company. Okay, yung price ay nasa 5.53 and sa akin ay nasa 3.49. So, above na siya doon sa dalawang intrinsic value na nandito. Now, kiko-compute natin yung forecasted or future intrinsic value ng company, no? So, ang gagawin natin, kukunin muna natin yung average PE ratio ng company for the past 5 years. So, nasa 25.93. Okay, so ita times natin siya dito sa ating forecasted net income ng company. So, kung titignan natin, ang forecasted nila ay nasa 5.5 billion pesos. Ikakopy lang natin yan. Nakuha nating sagot, no? Nasa 144 billion pesos. So, itong 144 billion pesos, ang tawag dito, ito yung forecasted market capitalizations ng company. Okay? So, ang gagawin natin, i-divide natin yung ating current market cap ng company ngayon, ang time na nire-review natin ito, na nasa 75.3 billion pesos, divide dito sa ating future market capitalization para magamit natin at para makuha yung future intrinsic value ng company. Kasi nakuha nating ratio ay nasa 0.52. So, ang gagawin natin, itong nakuha nating ratio, i-divide natin ito sa ating current price ngayon ng company para makuha yung future intrinsic value ng company. So, yung nakuha nating sagot ay nasa 10.63 pesos per share. So, meaning, yung future intrinsic value ng company in the end of 2022, kapag na-reach, assuming na ma-reach ng company, forecasted net income ng company, future intrinsic value ng company ay nasa 10.63 pesos per share. So, kung titignan natin, halos 92.3% yung kanyang potential upside. No, assuming na ma-reach na company yung forecasted. Okay na, nakita natin yung current intrinsic value, nakita natin yung future intrinsic value, nakita natin yung intrinsic value ng COL. So, for me, nasa hold pa rin ako dito sa company kasi, syempre, ang valuations ko na ginagamit talaga dito, palagi kapag nag-i-invest ako, syempre, yung aking current intrinsic value kung saan ako sanay, no? So, but it's up to you pa rin kung ano yung gagamitin yung intrinsic value and ano yung mas sanay kayo, no? Maganda pa rin na kayo mismo yung mag-compute ng intrinsic value ng company para magkaroon kayo ng matibay na pundasyon at matibay na conclusion sa pag-i-invest sa isang stocks, okay? Now, isa pang nakita nating red flag ngayon sa company ay yung kanilang managers and directors. Kung titignan natin dito, yung mga managers and directors ngayon ay majority ng managers and directors ay mga baguhan pa lang, no? Ay appointed date, ayan nakikita natin, no? Ay isa pa na nakita natin na medyo mababa, no, yung kanilang big four numbers, yung kanilang revenue, net income, equity and cash from operating activities for the past 5 years. Okay? And yung kanilang return on equity hindi masyado nagtutugma doon sa ating return on invested capital. And isa pa sa nakita nating red flag ngayon sa company, yung kanilang free cash flow per share versus sa earnings per share. Nakikita natin dito yung earnings per share ng company in trailing 12 months ay nasa 0.22, while the free cash flow per share ng company in trailing 12 months ay 0, no? So, medyo wala silang free cash flow ngayon in trailing 12 months. So, medyo ayun yung tagilid ngayon sa company and sinusuportahan din niya ng free cash flow yield. So, sinasabi dito sa atin ng free cash flow yield na ang company ay nasa overvalue ngayon. Na kung titignan natin dito, yung free cash flow ng company no in trailing 12 months, so nasa 39.11 million na lang yung kanilang free cash flow compared to the annual na nasa 2.3 billion pesos. Nakikita natin na significantly na hit sila ng pandemic and also no hindi pa masyado sila nakakabangon itong company pagdating sa kanilang free cash flow. Okay guys, so ayun na lang muna yung nakita nating advantage and disadvantage ng company and ano yung future outlook ng mga analysts sa company. Okay guys, so sana may natutunan kayo sa ating channel and maraming salamat sa suporta niyo sa ating channel. And this is Pesci Warrior na nagpapaalalang, invest wisely and see you on the other side. Hello guys, maraming salamat sa panonood. Sana marami kayo natutunan sa video na to.
So kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, so please subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga videos na parating at marami pa kayong matutunan sa channel na ito. Maraming salamat!